Hello guys! Welcome uli sa Mat ni Kuya. So ang pag-uusapan po natin dito sa Mat ni Kuya ngayon, ito pong paano makumpleto ng dami ng materials ng wall putting. So kung paano po makompute yung cement, sand and gravel po ng wall putting. So by the way po, pag-usapan po muna natin kung ano yung wall putting. Ito pong wall putting, ito po yung structure sa ilalim ng pader. Ito po, no? Yung nagdadala po ng bigat ng wall, ito po yon sa ilalim ng pader. So, para po makompute yung cemento graba buhangin yan, kailangan po malaman po muna natin kung gaano siya kahaba, gaano siya kalapad, at gaano siya kakapal. At anong klase pong height gagamitin natin, kung class A ba siya, class B, or class C. Kasi po, iba-iba pong class, iba-iba pong dami ng cemento, bags of cement ang gagamitin natin dyan. So ayun po 'yon. So ang susunod na aalamin natin ngayon ay yung kung anong class ang gagamitin natin, no? At anong method ang gagamitin natin dito sa computation natin sa wall putting, no? So dalawa po ang madalas na gamitin ay yung by volume method tsaka yung by linear meter method. So tayo po ang gagamitin po natin is yung by linear meter method. So ayun po. So aalamin po natin kung gaano kahaba ang lalagyan natin ang putting po natin na kukompyutin. And then per meter length po na haba at saka lapad po, meron na po tsaka thickness po, meron na pong bilang yan ng simento, graba at saka buhangin, no? So isang metro kung gagamit po tayo ng 1 meter na haba, tapos ang lapad po niya is 0.5 meters, ang kapal po niya is 0.15 meters, at class A po ang gagamitin natin, ang cement po na magagamit natin dyan e 0.67 bags per meter length. So ayun po. Ang buhangin naman po na magagamit dyan is 0.038 cubic meter of sand per meter length, no? And then yung gravel po natin na magagamit dyan is 0.076 cubic meter per meter length. So ganun lang po kadaling computing yan. So ang susunod na gagawin po natin, kukunin po natin yung total length ng wall putting. Ito guys, una nating i-co-computin guys yung mga 4.5. So ibig sabihin, may dalawang 4.5 dito, tapos may dalawang 4.5 sa harap guys, no? Tapos meron ding dalawang 4.5 dun sa likod guys. Bali, 6 na 4.5 meters yan guys. So kung i-multiply yung 4.5 guys at sa 6, ang haba niyan guys, 27 meters yan guys, no? And then may plus, ipa-plus pa natin guys yung dalawang 4 meters na ito guys. So 8 meters yon, no? Bali 8 meters yon guys, plus yung nakapa-urong na yon guys na 1.5 meters na yon guys. So bali ang total perimeter natin guys, 27 meters guys plus 8 meters plus 1.5 meters. Ang total length natin guys is 36.5 meters. So ibig sabihin yung lahat ng buo na ito guys na nakapaikot na ito, hindi kasama yung area ng poste guys, no? Ano siya guys? 36.5 meters. Okay guys, finally na-compute na po natin yung haba ng wall putting natin, which is 36.5 meters. Mako-compute na po natin yung cement, sand and gravel na kailangan natin, no? So yung cement po is equal to 36.5 times 0.675. So ang answer po dyan is 24.64 bags po. Say 25 bags po. So 25 bags po ang na-compute natin, no? Yung sand po natin is equal to 36.5 times 0.038 is equal to 1.4 cubic meter po. So yung gravel po natin is equal to 36.5 times 0.076. Ang answer po dyan is 2.8 cubic meters po. So ayun po, kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot na lang po yung subscribe sa baba. And then pindutin na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga next video ko. Thank you very much po and God bless sa inyong lahat.